170 and a half inches high at a 2,500 pound capacity. It tells me right here. Okay. Hello guys, good morning, and yeah, welcome back to our channel. For today's video nga pala guys, sama ko kayo for today kasi meron kaming gagawin dito sa company, which is magkakaroon kami ng forklift course. Woo! For today, alas 8, bali 7:46 na ngayon, ngayong mga oras na to. Lima kami kukuha ng forklift course na yon, and then tignan nyo mamaya kung ano ba yung mga ginagawa pag kukuha ng isang worker sa isang face plant company o kahit saan ng forklift course. Tara, let's go. A few moments later. O nga pala guys, kukuha lang kami ng forklift course dito lang din sa company sa loob ng office dito sa may break room namin. Kasi ganito din yung ginawa namin last year, no? Same lang din procedure. Ito lang din, titignan ko lang may pagbabago ba yung course na kukunin namin for today. Woo! Oh, laban tao dito guys. Tara, tayin natin sila. 1 minute 37 seconds later. So ito na nga guys, magsisimula na ang ating forklift course ngayon, araw na to. Actually guys, ito na ang pangalawang beses ko na kumuha ng forklift course na ganito. At ang unang beses nga na kumuha ako na ito guys is nakapase din ako. Kaso nga lang, ang kaibahan lang sa forklift course na to is itong forklift course na kinuha namin na to ay mas madali kumpara nung nakaraan. Para sa akin kasi mas komplikado yung ginawa nung yung isang instructor na nagturo sa amin before. Ang dami niya pa kasing mathematical procedure na pinaggagawa tungkol sa forklift na gagamitin namin. At isa pang kaibahan dito sa forklift course na kinuha na sa amin ng amo namin is meron tong booklet na kung saan ay doon na lahat nakasulat, at ng mga nilalaman nito ay mga kaalaman na dapat mong malaman patungkol doon sa forklift. Actually, ang explanation ng instructor namin dito is just like pinabasa niya lang naman yung laman ng libro. And then, kada topic nun is meron siyang exam o meron siyang mga question na sasagutin mo, and then multiple choice. Compare sa last na nangyari na exam namin is wala namang ganito. Masasabi ko na importante din yung forklift course na to kasi gawa ng kung sakaling makakalipat ka ng ibang kumpanya is magagamit mo din siya. Ito nga palang forklift course na to is pag nakapasa kami, meron na kaming 3 years validity na mag-drive ng isang forklift. Sa mga magtatanong nga pala kung kami bang nagbayad ng forklift course namin, hindi po. Ang company pong provide at nagpa-schedule ng forklift course na to na gaganapin ngayong araw. At nung matapos na nga namin yung kalahating booklet na pagbabasa, actually guys, totoo talaga, binasa lang niya. And then, ayun nga, after noon is nag-break lang at nag-smoke break, and then balik ulit doon sa kalahati. And natapos na nga yung pagbabasa namin nung sa booklet, and then nag-exam na kami guys. Ang exam nga po pala namin guys is 1 to 20. Multiple choice lang po yung ginawa. And luckily, nakapasa po tayo. Tayo po ang pinakamataas doon sa forklift course. After sa 20 items na po na yun guys, is 19 po ang nakuha natin na tama. I do it up there, yeah. And then I'll bring, what's tomorrow, Friday? Yeah. Might be able to have it back by tomorrow. It's just like a paper, like... You get a certificate, and then you get a wallet card. Oh, okay. Yeah. Yeah. Before, they just give us like a piece of paper, and they just... Okay. And then it will expire like a month, and that's it. Nothing else. Okay, no, you'll get this test back. Yeah. It comes in a folder, but the folder and this test and your practical test will stay in the office. Okay. You can have your certificate and your wallet card that comes in it. Yeah. I don't think I have any here with me to show you, but... That's good for... 3 years. 3 years. That's better compared to last time. So... Eto na nga, tamang antay na lang tayo ng result kasi nag-check na yung instructor dun sa harapan namin. Bali, hindi na kami pinalabas. Dun lang din kami sa room na written exam. And after nga guys, nung written exam is yung actual na na-driving ng forklift. Actually guys, sa mga nagtatanong kung saan ba ako natuto mag-forklift, is dito lang din naman po sa Canada. Pinag-aralan ko lang at pinag-tsagaan ko lang na alamin yung mga bagay na hindi ko alam. Kaya natutunan ko siya. Tiniruan mo na siya? Mag-drive? Ito yung forklift na gagamitin namin. Ano siya? Tawag dito, digas.
So mamaya tuturo sa amin. Pero nagagamit ko na to. Yan. Let's go. 1 minute 37 seconds later. Oy na guys, tapos na siya yung ginawa niya doon kanina. Sa nakita niyo sa video, ini-explain niya yon kung ano yung mga dapat mong i-check muna bago ka sumakay nung forklift. Bali ngayon, isa-isa kami magda-drive test. Isa-isa lang, kaya nandito kami sa room ngayon. Ako lang pala. Yung iba nandun sa taas. Kaya, yun, wait natin yung result. Pero, yun guys, luckily, ano tayo, parang tayo siguro yung ano, naka 19 tayo. Dun, out of 20, dun sa exam na ginawa kanina. Okay. Isa lang ang mali ko dun, kasi medyo nalito ko dun sa FOPS ba yun? Basta yung falling object, something, dapat pala, hindi pala yung nag-indicate ng maximum capacity ng ano, na kayang i-carry nung, yung support mo, pag nabaksakan ka ng kung anumang object. Hindi pala yun pwede. So, yun guys. Hopefully, mamaya, mapasa na natin tong ano. Pero nakapasa na naman tayo last year. This one is a little bit different. Kasi kami last year is pinapanood namin kung sino yung gumagawa nun. Siya talaga, pinakita niya talaga yung kung ano yung chinecheck. Although, pinakita naman din before. Pero siya mismo kasi yung nag-operate. Kaya, tingin ko mas okay yung naging exam ngayon. And then, na maganda. Nya, 3 taon. Valid yung license pag nakapasa kami dito. So, yun na yung last step, which is magte-test kami. Actual. So, let's go. Ayan guys, tapos na ang exam. Ayan o. Tapos na exam. Pasado tayo guys. Ayan. Saglit lang ako ng tines. Ah, huwag na tayo. Let's go.